sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa tao. Ipagalaw mo sa pagkalima namin ang ito. Kami pag-ibig na bakit mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magkasawa lang ang Amen. Thank you.
Pagbasa ng mga sulat ni Apostol sa Diyan. Mga kapatid, saan man nagahari ang inggit at mga sariling hangarin, magahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay may manilis na pamumuhay. Siya'y may piging sa kakayapaan. Mahinangon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagdatangi at hindi nagkukunwari. At namumula ng katuliran ang binhi ng kakayapaan hinihangisip ng taong maibigin sa kakayapaan. Ano ang pinagmumula ng iyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba ang masasamang nasa namumungan sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimiti, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya papatay kayo kung kailangan. Mapasayang lamang dahil sa inyong paghihimbot sa mga bagay na hindi ninyo kayo yung kakagalit-galit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong humihingi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humingi kayo upang gamitin sa kalayaan. Hindi siya mabigo.
Ang sino man tumanggap sa isang maliit na malam tulad nito alam-alam sa akin, ay tumatanggap sa akin. Ang sino man tumatanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Yung mga tao masasama, kahit ka
Yung mga lugar,
Sino ang dakila? Sino yung number one? Sino yung pinaka? Ang daigdig na ito ay punong-puno na ganitong uri ng pagkaulama. Sino ang number one? Baka mayroon kayong kagustuhan
hindi ang paglingkura. Pangatlo, to face the hard truth. Harapin ang masasakit na katotohanan. Sa Ebanghelyo natin, mga kapansin ninyo, nang tinuturuan si Jesus tungkol sa kanyang daranasin ng pagkamatay, paghihirap, pagtatakwil sa kanya ng mga punong pari at mga sa mga Pariseo, ano ang makita mo natin na reaksyon ng kanyang mga alagad? Hindi nila maunawaan. Hindi nila maunawaan. Hindi siya pala sila ay kulang sa karunungan, hindi sa mga they're out of intelligence. No? Hindi. Bakit? Sa mga ayaw nilang itindihin. Kung tawagin nga muna nila yung komisyon, ano yun? Para mula tayo narinig. Bakit? Kasi masasakit na katotohanan. Ayaw natin harapin ang mga masasakit na katotohanan sa daigdig na ito. Kaya po kami sa nakikita po natin na tayo namumunong tayo ng mga hangover, hindi hangover sa anak at sa inyo ipapawag ako. Ngunit hangover, bakit? May mga issues tayo, unresolved issues. Bakit hindi natin hinaharap? Kasi mga masasakit. At yan po ay nakasisira ng relasyon. Yan po yung tawagin natin ay mga humaharap sa ugat na dumadaloy sa ating pakipag-ugnayan. Kapag hindi natin hinaharap yung mga masasakit na katotohanan ng ating pakipag-ugnayan sa daigdig na ito. At ano ba? Wala tayong kapayapaan. Hindi natin mamamahal ang kapayapaan. Palagi tayong malisak. Bakit? Hindi natin inaharap ang masasakit na katotohanan na bahagi ng ating karanasan sa daigdig na ito. So, siguro masabi na natin eh, Father, ay iba't ibang ulit tayo ng tao. Mayroong mabagal, mayroong mabilis. Okay, yun. Pero at isa kami mo, may mga tao kasi ayaw nilang harapin yung masasakit na katotohanan. Kahit na yung mga alagad. Anong sabi nila? Hindi nila naiintindihan na tao. Ayaw nilang magtanong. Ayaw nilang himay-himayin yung ibig sabihin ni Jesus. Bakit? Ay masakit na ng katotohanan. Pero isang pangalaman ko lang sa ating makita natin, mayakap lamang natin ang kahirapan na pinamanig ng buong pinapagawa. Magkaroon tayo ng lakas. Noong nakaraang taon, sabi natin, no, ay be brave sa hero ng kalite. Na kung sa kahirapin natin, na kung sa bahagi ng ating pagtugon, bilang mga mananampalataya. Kaya, humiling tayo sa harapan ng Panginoon. Harapin natin, magkaroon tayo ng lakas. Manapakita natin na tunay natin na pagbibigaya ng mga bagay ng usan ng mahalin ang magiging dahilan upang ang ating pakipag-ugnayan sa bawat isa ay hindi nagiging maayos. Kasi baka may mga issues tayo na iniiwasan. Kasi baka kasi kapag nadaanin natin, natatakot tayo na baka ito ay sumamo. Pero kapag patuloy naman ang muli ng sugat, kapag ito ay tapal-tapal lang, lalo na mumunod yan. Kaya ano, kinakailangan. At ito yung sinasabi ni Jesus, yung kaya niya pinapaliwanag sa kanyang mga alagad. And he keep telling his disciples.
disciples. Kaya kung inyo kung malita sa parang nakasulatan, maging sa Ibanghelyo ng San Marcos, San Lucas, San Juan, at San Mateo, makita po natin na mayroong maraming instances na sinasabi ni Jesus, yung itinuturo niya na siya ay kinakailangan mamatay. Pahirapan. Para magkamit ang buhay na wala ang tayo. We have, sabi nga ay, we have to face our demons. Kinakailangan natin ang rapin ng ating mga demonyo para sila ay tunay na mamahalis. Baka naman inaalalaan natin yung demonyo natin sa ating buhay. Kaya kung isa na nakabulo-bulo yung buhay natin, ay nandiyan. Kasi bakit? We fail to face the truth. Anong sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. Kaya anong sabi ko, kapag ang pinag-usapan natin si Satanas, the father of lies. So hindi niya ako sapagkat tayo ay nagsisino malay, kaya tayo ay nagkakasal. Pero yung hindi natin inaharap yung katotohanan ay isang bagay na maaaring magulog sa atin ng layo, pero ito yung pagkaya na pinamahay ng buong ni Kapapa. Face the heart truth. At kinakailangan natin ng isang pusong matapang para harapin ang mga katotohanan nito. At hilihin natin ang puso ng ating Panginoon Jesus Christ. So ito ang tatlo nito. Like Father, like Son, nganyan tayo ng Diyos ng kababangan ng kalooban na nalaki ang buong pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. The price of being the first. Ano yun? Service to all. To face the hard truth. At sana po mabigyan tayo ng pusong matapang para ito ay lubos natin maharap.
Manalangin tayo. Panginoon,